ko sa harap, 8080 by Shinko tire. Hindi siya nagtabas sa swing arm. Experience ko yan sa Aerox Max. Sir, safe ba yung Aerox Max? At hindi ko may papangako, no? Kasi depende yan sa gumagawa ng mags. May kasama ako. Yan. Follower natin at subscriber. Kasama ko siya umikot kanina, yung nakikita nyo sa likuran, na hindi ko rin maiwanan kasi naka budget racing at saka naka repile siya. Pan-deliver lang. Experience ko yan sa Aerox Max. Unang-una, mas yung personality nung click. Mas bumagay yung Aerox Max. Mas mataba yung Max. Mas sakto lang yung gulong. Mas okay tingnan yung click kaya yung tsura nyo. So, titignan mo yun. Yan siya. So, ang tire ko sa harap, 8080 by Shinko tire. Tapos, may sarili akong conversion dyan. Yan. Stock caliper siya. Honda Beat, Scoopy. So, yan. At yung likod, ito yung likod na yung 9080. Kung titingnan mo yan, di mo, boss? Ayan, oh. Sentrong-sentro, walang gewang, walang alog. So, marami nagtatanong sa akin regarding dyan sa Aerox Max. Aerox Max. Sir, safe ba yung Aerox Max? Unang-una, wala namang mags na sobrang tibay. Kahit stock mags, RB8, pag nalubak ka ng napakalupit na lubak, sira talaga yan. So, nasa paggamit, nasa pag-alaga pa rin ng motor. Nakadepende pa rin yung items, yung mags, sa pag-aalaga mo. Pangalawa, kamusta yung Aerox mags? Kamusta? Mabigat ba siya? Typically, yung mags, mabigat talaga yung mags. Kasi pag binuhat mo yung mags compare sa click, mabigat. Kasi kung titingnan mo, ito yung click na tingnan mo naman, napakaliit. Yan. So, maliit yung mags ng click compare to dun sa Aerox. Mabigat talaga yung mags. Pero, yung pag nakakabit na siya, ginagarantiyan ko kayo 100% magaan sa pakiramdam, wow! Magaan siya gamitin. Hindi siya mabigat. Pangalawa, stable ba? Magewang ba siya? Maalog ba siya? Kung nakikita nyo yung video ko kanina, na binibitawan ko yung takbo ko is 60. Binibitawan ko yung handle. Walang gewang, hindi siya nag-wiggle yung harap. At hindi ko may papangako, no? Kasi depende yan sa gumagawa ng mags. Marami po dyan sa page. Hanap na lang po kayo. Tapos, syempre, the more na malaki yung gulong, mas mabigat yun. Kaya, ang suggested ko, 8080 sa harap, 180 sa likod. Ang pinaka-max para hindi siya sobrang bigat. Kasi, kung titingnan natin, tingnan po natin itong 9080. Hindi naman siya totally nakalabas yung no? Hanggang dito po yung yung sayad ng nagamit ko. Ayan. Ang napapasayad ko na po ito. Ito na yung napapasayad ko. Itong part na to.
Ayan. Dati kasi, ang napapasayad ko sa Click Mags ay yung etong center stand. Ngayon, hindi na ito umaabot. Kaya, kung suggest ko sa inyo, standard height lang. Kasi ako naka-lowered ako ng konti. Standard height para mas may banking nyo ng gusto. Ayan o. What? Ayan o. Yo. Ang sarap i-banking. Grabe. Kung nakikita nyo kanina, ang sarap. Sarap i-banking siya. Wow! Ayan siya. Sa Aerox Mags, yung mga maliliit na lubak na iniinda na mga typical na mags ng Click ay mararamdaman mo sa Aerox, parang wala lang. One time, nalubak ako ng medyo malalim dyan sa Roas Boulevard. Alam naman na ginagawa yung Roas Boulevard. Ganito yata kataas yung lubak. Wala akong masyadong naramdaman talaga. Not unlike pag-click, mga small mags, feel mo yung ano, yung tag. Pero sa Aerox Mags, parang wala lang. So, kung mas malay pa yung gulong, mas hindi mo mararamdaman yung lubak. Isa pa yun sa nagustuhan ko. Yung preno sa harap, kamusta naman yung preno sa likod? Kasi, syempre, Aerox Mags na yan. Syempre, yung brake shoe, nakalapat yun para sa Click. Pero so far, napakaganda pa rin ng brake system. Maganda yung preno sa likod, maganda pa rin yung preno sa harap. Yun lang po ang aking napansin during ginagamit ko itong Aerox Mags. Kung napapansin nyo, makakulang ko lang isang linggo ko na siyang ginamit. Bakit? Hindi ko agad ginawa ng video. Bakit? Siyempre, niratrat ko muna. Pinambayabas ko. May dala akong mabigat. May dala akong magaan. Ang ginawa ko noong nakaraan, punong-puno ako ng pipe. Alam nyo po ba, yung balance niya, ganun na ganun, kaganda. Hindi siya magaywang. Kasi experience ko dati, sa Click, na punong-puno ako ng items, pag nadadaanan ko yung may mga gilid ng building, gumagaywang ako pag gilid. Nag-i-sway ako ng hangin. Pero, noong nag-Aerox Mags ako, pinatungan ko siya ng pipe na sobrang dami. Ito, pinatungan ko siya ng napakaraming pipe. Dumaan ako sa Magallanes, hindi po nag-sway yung aking motor. Napakaganda ng balance, napakaganda ng stability niya. Hindi siya magaywang, hindi siya mawigil. Again, nasa nagko-convert yan kung paano nila gawin yung conversion. Marami naman na nagko-convert ngayon dyan eh. Marami nagko-convert ng mags. Merong mga sikat na nagko-convert na mags. Marami ding mga nagsisimulang mag-convert ng mags. Hanap na lang po kayo ng mapagkakatiwala na pagko-convert ng mags. Yung nag-convert ng mags ko, JJQ Machine Shop, siya po yung dumali ng conversion ko from harap hanggang likod. Hindi siya nagtabas sa swing arm, sa mags. Tapos, hindi naglagay ng spacer sa airbox. Ayan, napapansin nyo yun, no? Wow! So, shoutout JJQ. Ang ganda. Ang ganda ng conversion. Kasi, pag hindi po balance yung laro na itong mags doon sa chassis, pag lumili ko, mag-ewang. Kaya ganun siya. So, ayun mga boss. Wala na akong boses. Kaya, sa lahat ng mga interesado ng convert na mags, JJQ Machine Shop. And again, sa lahat ng interesado ng aming jersey, yan. Tuloy pa rin yan, meron pa mga natitira. Jersey natin, 950. May raffle tayo ng HJCR pa. Tapos, yung aking tube mask, naman ang gusto mag-tube mask, meron tayo dyan. May raffle naman tayo sa ating tube mask na shifter at saka Evo helmet. Again po, salamat sa panonood nyo. See you next video po mga boss. Window shop.